Mga ka-taxpayer kong minamahal, very concerned ako dito sa mga revelation na makukuha natin dito sa usapan ng sa hearing ng House of Representatives tungkol dito sa Mega World. Eh, hindi ko natapos itong buo na to. So, gusto ko lang i-share yung aking opinion, reaksyon at komento sa nangyayaring ito. Lalong-lalo na sa komento ng ni Mr. Kevin Tan at saka ni Andrew Tan. Kasi sabi nila na yun daw yung kanilang operation. Okay, yung operation nila is minsan yung bumili ng condominium, pangalanan natin si Mr. A, eh hindi niya na kayang bayaran. So, either denonate niya yung right niya doon sa condominium sa pamamagitan, halimbawa, nakapagbayad na siya ng 500,000, pagkatapos hindi niya na kayang mahulugan, sabi niya doon sa kaibigan niya, o ikaw na yung kumuha ng condominium. At bigay mo lang sa akin yung 500,000. So, hindi naman basta-basta malilipat yan kung walang consent nung Mega World. So, nagpapaliwanag itong si Andrew Tan at saka si Mr. Kevin Tan, paano nangyayari yung mga bagay na yon? Ang ganda ng paliwanag. Sabi nila na pag ganun ang nangyari, nagkabentahan o nagkaroon ng exchange or transfer or donation, maraming bagay ng right. O yung right doon sa pagbili o right to purchase nung condominium units. At since yun ay right, subject daw sa kinonfirm naman nila, subject daw sa capital gains tax. So since yung amount involved is equal doon sa amount na binenta, walang capital gains na nangyari, so therefore walang capital tax na babayaran. Ako, naniniwala ako sa sinabi ni Mr. Andrew Tan at saka ni Mr. Kevin Tan. Totoo yun. Walang babayaran tax kapag ang amount purchase is equal to the amount of sale. Ang problem dun, sir, meron pa rin isang babayarang tax. Ano yun? Documentary stamp tax. Dapat, ibinabayaran yun bago magkaroon ng change of ownership doon sa pagbebenta ng right to purchase. Ang tanong doon, nabayaran ba? Hindi. Kasi nga, sabi nga, napakahirap, sabi nila, napakahirap habulin yung ganong klaseng transaction. So, ang sinasabi nila, hindi nabayaran at hindi hinahabol ng BIR. Revelation yun. Yun ay confession. Confession under oath sa House of Representative. Napakadelikadong statement. Nakakatakot. So ngayon, dahil dun sa statement na yun, binigyan ng opportunity, binigyan ng bala ang BIR na kinonfess eh. Ano nangyayari sa loob ng bentahan ng condominium? So, yung BIR, kung matalino yung mga BIR official, kung competent yung mga BIR official, ang gagawin nila dun, iimbestigahan nila yung transfer. Sino yung unang bumili? Sino yung unang naghulog? Makikita nila yan eh, sa bat summary list of sales nung tawag nito, halimbawa nung Mega World o nung ibang tawag nito, ibang real estate developer. At sino yung nakapangalan sa titulo? Yun lang ako kukupihin doon eh. Sino yung nagbabayad ng umpisa at sino yung huli nakapangalan sa titulo? Pagko-compare lang yun. So ibig sabihin, nagkaroon ng transfer of right to purchase. So huli, sir. Ang daming hindi nagbayad ng documentary stamp tax. So, kung yung capital gains tax, ang pagkakaalala ko kasi sa RR2-98,
Paki-comment nyo nga kung tama pa rin yung aking sinasabing rule. Ang capital gains tax is subject sa withholding tax. So, kung subject sa withholding tax ang capital gains tax na ina-apply sa purchase to right to purchase na involve ang mga real estate developer, edi subject sa withholding tax, 'di ba? Kung sakasakaling ganun. Kung mali naman ako, pakisabi lang sa akin diyan sa comment. So, pero sigurado, yung right to purchase na ibinenta mo yung right na to purchase, kulit ko, eh subject ko yan sa documentary stamp tax. So therefore, hindi na babayaran yung documentary stamp tax. Eh sino ba yung involved sa documentary stamp tax? Yun yung dapat nating alamin. Ha? Kasi may consent yung real estate developer dun sa transaction. Pumayag siya. At ang nagbentahan, yung first party na kadil nung tawag nito, nung real estate developer, at saka yung second party na pumalit, substitute dun sa first party. Oh, pwedeng habulin ngayon ng BIR yan. Ay, nako po, delikado yung ganong klaseng confession at available kasi yung records niyan sa mismong mga real estate developer. So, kung uumpisa ng BIR to ng kopong-kopong, ay, baka ma-reach nila yung kanilang revenue target. Diba? So, nakakatakot yung revelation na ganun. At ako, sa totoo lang, first time kong marinig yun. So, kung mali naman ako, mga ka-taxpayer kong minamahal, please, mag-comment kayo sa ilalim at huwag niyong kakalimutan, mga ka-taxpayer kong mahal, panoorin niyo po yung video ko na paraiso. At pakiclick niyo rin po yung video ko na land, is money from land banking. Ayan. So, with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.